Hello guys, welcome back to my channel. And today's video ay mag-change oil tayo ng Toyota Vios 1.3G automatic. At ipapakita ko sa inyo kung paano mag-change oil at magpalit ng oil filter at maglinis ng oil fan. Ito ang gagamitin kong pang-change oil. Toyota Genuine Motor Oil Pulley Synthetic 5W40 4 liters. Pero ang gagamitin ko lang dito is 3.7 liters. At ito naman ang gagamitin natin para sa oil filter. Toyota 90915. Ayan. At magdadagdag din tayo ng coolant. At ito ang gagamitin natin, Toyota Super Long Life Coolant. At siyempre gagamit din tayo dito ng engine degreaser, kasi lilinisin ko yung kanyang oil fan at saka yung strainer para malinis na malinis ang ating Toyota Vios. At gagamit din tayo dito ng high temperature gray RTB silicon gasket maker. At ito ang gagamitin nating tools, Uyus Tools cordless brushless impact wrench. Ayan. At ang socket na gagamitin natin is 10mm. Ang odometer ng ating Toyota Vios ay 29,716 kilometers. Ayan. Nung binili ko to, ang odometer niya is 28,496 kilometers. August 2022 ko binili ang Toyota Vios na to, second hand lang. Bali ang nagagamit ko pa lang ay nasa 1,300 kilometers sa loob ng isang taon. Hindi ko kasi siya masyadong ginagamit ang ating Toyota Vios, kaya maliit lang ang kanyang odometer. Ayun ang lagi kong ginagamit, yung ating motorsiklo na Honda Click. Dito nga pala nilalagay yung scissor jack niya, dito sa pagitan ng dalawang gitli dito. Ayan. Aangat sa dito. Ayan o. Ito na yung jack natin. Nakalagay siya dito. At naglagay din ako ng kahoy dito sa may gitna para safe na safe tayo. At naglagay din ako doon ng mga kahoy doon para safe na safe ang ating sasakyan na hindi sa babagsak. Ayan. Kasi huwag tayong magtitiwala sa iisang jack lang. Kailangan tatlo para sigurado. Ngayon ay umbisahan na nating mag-change oil. Ay, may pizza. Ayan. Tingnan muna natin yung kanyang oil. Ito, maitim na siya. Ayan o. Ito yung kanyang oil fan. Tatanggalin din natin tong oil fan. At ito naman yung kanyang oil filter. At dito, bubuksan muna natin itong kanyang nut para lumabas na yung kanyang oil. Ang size nito is 14mm, pero wala tayong ganoon. Gagamit lang tayo ng crescent. Yan na. Grabe oh, maitim na yung kanyang oil oh. Black na oh. Kapag naubos na yan, isusunod na natin yung kanyang oil filter. Ngayon ay tatanggalin na natin yung kanyang oil filter. Ang hirap palang tanggalin nito, lalo na kapag wala kang tools. Yan o, pinukpuk ko lang siya o. Ito na yung tinanggal nating oil. Yan, maitim na siya. Ngayon ay tatanggalin ko na yung kanyang oil fan. Ayan, mabilis talagang magtanggal pag may power tools tayo.
Ito na yung kanyang strainer. Tatanggalin ko din yan. Ang size ng mga screw niya is 10mm. Tatlong screw lang yan. Buti na lang tinanggal natin yung oil fan. Madumida din siya, oh. At ito naman yung strainer. Lilinisin natin yan. Yan, madumi na rin sa loob, oh. Gagamit tayo dito ng engine degreaser. Yan ang ayaw ko dito. Baka ito pumasok sa makina. Ano? Kapal, oh. Namumuong oil. Kaya bubuwasan natin ito ng tubig. Dito sa gilid, mayroon siyang gasket maker. Tinanggal ko lang. Ayan, oh. Para maglalagay tayo ng panibagong gasket maker. Para maganda siya at saka makapit. Kailangan tanggalin yung mga sobra-sobra. Ayan, oh. Ito na ngayon ang ating oil pan. Ayan, napakalinis na, oh. Oh, diba? At ito naman yung kanyang strainer. Malinis na din to. Binombahan ko pa to ng hangin para matuyo yung loob niya. Ayan. At ito naman yung kanyang mga screw. Ngayon ay ilalagay na natin. Tapos screw. Bago ilagay yung kanyang oil fan, kailangan lihain muna to para luminis. Meron pa kasi yung gasket maker. Para walang leak yung oil, lihain lang natin dito. Ayan, oh. Para kapit na kapit yan. Ayan, oh. Pinong-pino na. Yung kanyang nut, lalagyan ko din ng gasket maker bago ko siya ilagay dito sa oil fan. Ayan. Lalagyan na natin dito sa kanyang oil fan. Ayan. Okay. Dito naman sa kanyang oil fan, kailangan malinis din yung paglalagyan natin ng gasket maker. Yan. Dilinis ko na yan. Wala na siyang dumi. Ayan, no? Ayan, lalagyan na natin siya ng gasket maker. Ito nga pala yung ginagamit ko. High temperature gray. RTB silicon gasket maker. Kakamayin na natin para pantay-pantay. Yan guys, okay na. Ngayon is ilalagay na natin dito sa kanyang pwesto.
side by side muna. Yan, pwedeng-pwede na kayong mag-DIY sa inyong mga sasakyan. Nadali lang naman ang maglinis ng oil pan. Basta may gamit ka lang. Mamaya, hihigpitan natin ng impact wrench. Kailangan, lapat na lapat muna yung kanyang oil pan. Ang ilalagay ko lang na oil dito sa Toyota Vios natin ay 3.7 liters at ang laman nito ay 4 liters, kaya babawasan natin siya ng 300 ml. Isasalin natin dito yung oil hanggang dito sa 300 ml. Eto na, nabawasan na natin siya ng 300 ml. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang oil filter. Tatanggalin lang natin tong plastic. Tapos lalagyan natin to ng oil kahit kalahati lang. At yung o-ring niya, lalagyan din natin ng oil. Tapos dito sa kanyang o-ring, lalagyan din natin dito. Dito sa paglagay ng kanyang oil filter, kahit hand tight lang, pwedeng-pwede yan. Higpitan lang siya, yung pinaka mapersang higpit nyo. Yan, okay na yan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating Toyota Ginwin Motor Oil Polysynthetic 5W40. Yan, ubos na. Nailagay na natin lahat ang ating 3.7 liters. Dahil natapos na tayong maglagay ng engine oil dito sa kanyang engine, maglalagay na tayo ng super long life coolant ng Toyota. Ayan, color pink yan. At dito ko lang siya ilalagay. Kasi yung kanyang level ng coolant ay nasa low level na. Dadagdagan lang natin. Ito na yung kulat niya, hanggang dito na siya. Yan, okay na yan. Start na natin. Alright, okay. Yan. Painitin muna natin, tapos i-check natin yung level ng oil. Ngayon naman ay i-check na natin ang level ng oil. Okay, go. Yan. Ayan siya. Yan, kitang-kita. Yan. Okay na okay. Walang problema. Kapag naglinis kayo ng oil pan, dapat laging i-double check kung may tumatagas na langis. At i-double check din yung kanyang oil filter kung may tumatagas na langis. Ito naman ang nagastos ko sa pag-change oil ng Toyota Vios 1.3G Automatic 2013 model. Ang presyo ng Toyota Ginwin Motor Oil Fully Synthetic 5W40 at may kasamang Toyota oil filter ay 1,418 pesos. Yan, magkasama na yan. Kasama na rin yung shipping fee sa 1,418 pesos. At dito naman sa coolant, ang presyo nito is 438 pesos. Yan, Toyota Super Long Life Coolant, 438 pesos. At dito naman sa engine degreaser, ang presyo nito is 308 pesos. At dito naman sa high temperature gray gasket maker ay 70 pesos.
At ang total na nagastos ko sa pag-change oil ay 2,234 pesos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye!